Pinagplanuhan ni Gordy ang araw na ito. It is nice, hindi pwede umiyak. It's nice to see family here in this very room. Palakpakan naman natin sa mga. Matagal na rin kayo magkasama ni Nay Lori. Mas una nang minanage si Bong. Tapos naghahanap nun ako ng mag-manage na kasi sinabi na lang ni Bong, Nay, manage mo yung asawa ko. At yun na nga, dumami yung mga projects natin. Naaalala ko pa yung project namin nakasama si ganoon nakatagal. This was the first movie of Paolo Contis, My Other Woman. Mag-asawa kami ni Boyet De Leon at anak namin si Paolo Contis. Tinanong ko si Paolo, ilang taon ka na? 40 na daw siya. Diyos ko Lord, ganoon nakatagal. My God. But anyway, Nay, happy birthday. Naaalala ko talaga to. Nung kinasal kami ni Bo, sabi ni Gorgie sa akin, ako, anong suot ni Nanay? Naka-pants. Bakit siya naka-pants? Dapat naka-gown siya kasi Filipiniana ito. Ito po yung Centennial Wedding sa Imus Cathedral. Naku, hindi pwede. Gusto niya naka-pants siya. O sige na nga, naka-sapatos naman. Hindi, naka-chinelas. Ha? Paano yun eh? Formal to. Tsaka, Centennial Wedding. So hindi ko talaga makakalimutan. Tama ang startups. Bukod dangi talaga, si Nanay, hindi niyo siya mapapasuot ng sapatos. Kaya na may regalo po ako sa inyo. Size 8 daw po kayo. Ito po, masusuot nyo daw po ito, sabi ni Gorgie. Magagamit mo habang ikaw'y pumupunta sa akin. Oster, pero wag ka mag-alala, Nay. Sagot na namin itong handa mo. Hindi chinelos lang ang handa mo. Kasi kanina sabi ni Gorgie, dumating ka na walang magbabayad. Wag ka mag-alala, darating ako. Anyway, napag-usapan po yung harbat. Ayan, may prepare po ako dito. Ano ba ang ibig sabihin ng harbat para sa akin? Yung si Nay Lolit naman nabigyan ng ano ba to ng kanyang tawag sa kanya, ang harbat queen. So ano ba para sa akin yung harbat? Ayan. Letter H. Si Nay Lolit is full of heart. Punong-puno yan ng pag-ibig. Kahit anong sabihin ng tao na siya'y mataray at kung ano pa. She is really full of love at puro puso talaga meron si Nay Lolit. Kahit ano pang sabihin ng mga friends niya na big fat ladies, ayan. Huwag na ako napanggit na gano'n. Oo. Ano ba yung susunod? Harbat. A. Advisor. For me, Nay Lolit is the best advisor kahit minsan mali yung mga ina-advise niya sa akin. Pero tama naman siya. Tingnan mo naman, nandito pa rin kami ni Senator Bong. Ayos naman yung mga ina-advise niya sa akin. At habang buhay ay tinuring talaga namin siyang advisor ni Bong. Lalo na nung pinagdadaanan namin yung mga mabigat na panahon sa buhay namin. Letter R. Naku, edi resourceful. Sa dami ba naman ng laman ng bag niya ngayon? Hindi ba yun talaga ay punong-puno? Talagang napaka-resourceful niya. At nakakita naman natin siya kapag birthdays natin. Bago pa mag-birthday buwan, nandiyan na yung birthday cake mo. Hindi ko naman naranasan yung naranasan ni Benji galing sa ibang tao yung cake, ano? At para sa ibang tao. Tama-tama, lagi naman perfect ka na yun doon sa akin. Walang maling birthday greetings. Laging nakapangalan sa akin yung cake mo. Letter B. Best manager, syempre. Manager namin siya for the longest time. Hindi magtatagal kami 20 dekada, no? 22 decades na itong sina Boss Boy at saka si Ate Sandy. And of course, natutuwa ako dito, bakit hindi siya magiging best manager? Aba, manager siya ng mga showbiz couples. Boy at Sandy, The Boy LT, di ba? Tonton Glider, Bong Nani, meron pa bang couples na yun? Wala na. So far, so good. Maayos ang tindig naming lahat bilang mga couples. Kaya best manager siya para sa akin. A, adorable. Kahit sabihin ng iba na hindi siya kamahal-mahal, eh para sa amin, adorable siya. Kahit anong sabihin, she is well-loved by a lot of people. Mahirap siyang maging kagalit, pero adorable siya bilang isang kaibigan. Eh yung letter T, sasabihin pa ba natin? Di chismosa. Siyempre, hindi mo siya magtatagal sa industriya natin kung hindi siya chismosa. Ayan. Siya, lahat, mas marami pa siyang alam na chismis tungkol sa asawa ko kaysa sa akin.
nalalaman ko lahat ng chismis tungkol sa asawa ko dahil sa kanya. Oo, at mahusay siyang mag-imbestiga kaysa sa akin. Ano ba mo, diba? Kaya ang galing-galing talaga niya. Kaya wala akong masasabi na happy birthday. At bilang, syempre this day will not be complete kung hindi babati sa'yo ang isang taong mahal din at malapit sa puso mo. Panoorin po natin ito. Nailalit, happy birthday. Humingi ng paumanhin niya, Nanay. At hindi ako makapunta dyan. Dahil na ngayon, ako magpapagaling pa na natin at yung standoy. Medyo tumuka yung aking depression. Kaya sabi ng doktor, ako yung magpagaling na muna. At masalahan niya, palagi mo tatandaan. Nandito sa Bongabilla at hindi ka papakayaan. Yun naman. Sabi ko nga eh, hindi ko mararating kung narating ko kung hindi dahil sa'yo. Kaya ang happy na pa-espuso, pasasalamat sa'yo at pagbati ng happy, happy birthday. Dahil ikaw, Nanay, alam kong marami ko pang matutulungan na katulad ng Bomber Villa. Kaya alam kong hindi ka pa na mag-unod ng hapang. Nanay, basta laban lang, maraming nagmamahal sa'yo. At ako yung number one na nagmamahal sa'yo. Okay? I love you, I love you, I love you. Happy, happy birthday. Talaga, I wish na nandyan sana ako sa tabi mo. Pero, Nay, tandaan mo, nandito ka sa puso ni Bong Rubilla. Okay? Love you.